devotion po kasi pantulong yan eh, sa pagpapalago ng buhay spiritual. Kung walang devotion ng tao, maaring madali tayong matangay sa mga bagay, lalo na sa problema, madali tayong bibitaw. Pero kung may devotion, yan po yung nagpapatibay. Ano para sa yung devotion? Ang devotion mo, yung parang binabalik mo sa kanya eh, yung lahat ng biyaya. Yung malayo-layo, pero sa Batanggay niyo, ang tawag din, parang tumatanong ka lang. So ang pagdedebosyon ko is yung na umusbong na pagmamahal sa mahal na ina. Kasi mula pagkabata ko na nakilala ko na siya bilang ina. Ina siya ni Jesus, ina ko rin siya. Na-discover ko po na talagang itinago siya sa taong bayan, sa mga kapatid ko ng mahabang panahon. Doon po nagsimula ako magtanong bakit, anong mayroon. At saka lalo na po ngayon nung nag-declare noong 2015 si Archbishop Arguelles na dineklare niya na worthy of belief ang nangyari sa lipa. Ang habang panahon po kung tutuusin, bakit itong ngayon mga panahon lang na ito, pero doon ko po na nakita na malaki ang naging bahagi ng pagkakatago na yon. Kasi parang ang mga tao ay pinapacify, sinubok ng panahon. Ngayon po ay lalong mas dumadami ang nagpupunta rito na ang daming nagsasabi ng mga himala sa buhay nila. Yung devotion mo, yun yung pagmamahal mo sa mahal na ina eh. Hindi lang yun yung paniniwala sa apparition. Paniniwala sa apparition, oo. Pero nandoon na rin yung pagmamahal mo sa mahal na ina. Nagkataon lang na ipinaglalaban mo rin yung katotohanan ng apparition dito. Sometimes nagmumukha kaming fanatic. Actually, tinatawag na nga kaming fanatic ng iba kasi lalo ako, ang Facebook ko puro teachers ng Mediatrix. Ang mga post ko, mas maraming Mediatrix kesa sa mga ibang post. So parang ang dating ko is fanatic, pero ito kasi yung, alam mo yung parang aping-api siya. Bakit ganun? Bakit kailangan questionin yung Mary Mediatrix? Kasi Fatima, Lourdes, Mergigori, Mary Mediatrix, isa lang naman yan, perpetual help. Yan yung isang Maria. Isang Maria lang. Nagkataon lang. Sa lugar o ang tema, di ba? Pero isang Maria. Minsan ang iniisip ko, minsan, baka ako kaya ganun, local ito. From Lipa. Para sa akin, isa yan sign na ang devotion nito ay galing sa Diyos. Kasi, di ba meron ngang, kahit sa Bible nakasulat yun, if it's from God, no one can stop it. So if it's from God, so ito, lahat na from 1951, na down na siya ng decree, pinatago ng 40 years, lumabas noong 1990s, and then, na down na naman noong 2015. Ano pa bang milagro ang hahanapin ko? Pero hindi na ako binigyan ng pagkakataon na maghanap pa. Kasi right then and there, naayos yung ugnayan namin sa pamilya, mas nabuklod kami. Yun po yung kumbaga, wala na akong hahanapin pang iba. Hindi mo hiningi yun? Hindi ko hiningi. Ibinigay. Kasi typical kami pamilya na nagkakaproblema, maya't maya. Tampuhan. Tapos dumating sa point na sila na yung nakikipagkasundo, ako naman nakikipagkasundo na rin, out of nowhere, parang ganun. So, doon ko na-prove na ang mahal na birhen ang kumikilos. Ang healing na nakita mo ay hindi physical healing? Hindi po.
mas malalim, spiritual healing. Mas malalim. Kaya mas naniniwala ako. Kasi kung sa physical healing, may siyensya tayo, kayang pagalingin yan. Kung may pera, mapapagaling yan, madudugtungan ng buhay. Pero yung magkasundo ang isang pamilya, hindi kayang buuin ang pera yon. Hindi nawawala ang debosyon ng mga tao. Bakit? Kasi sa kanila, totoo yung pagdedebosyon nila. Sa kanila, yung katotohanan ng apparition ang pinangahawakan. So kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit Vatican na nga ang nagsalita na they uphold the 1951 decree that says there's no supernatural origin ang lipa apparition. Pero andun pa rin ang debosyon ng tao. Bakit? Kasi hindi maalis sa kanila yung debosyon na ang Diyos mismo ang naglagay. Kung sa tao lang yan, madaling mawala yan. Pero dahil ang Diyos mismo ang naglagay ng mga debosyon na yan, hindi yan masisira ng basta-basta. Ipagpatuloy. Ipagpatuloy ang nangyari noong 1948. Mawala man yung mga rose petal showers, pero yung kanyang mensahe na magdasal, magsakripisyo, magkasundo, magkaisa ang bawat ang pamilya, yun po yun. Continuity lang siya. Sabi ko nga po, ang kanina ang panawagan ni Doc Bobby na hilingin na mabuksan uli ang kaso para, pero sa akin po, kahit hindi siya kilalanin ng simbahan, nakikilala naman po sa bawat isa eh. Yun po ang importante sa akin, yung personal relationship ng Mahal na Birhen sa bawat isa. Yun naman po yung dahilan bakit marami nagpupunta dito eh. Kahit nung puno sinabi na hindi na nire-recognize ng Vatican dahil may verdict ng 1951, dumadami po ang tao kasi may nararanasan at nararanasan sila. Very intrapersonal relationship and experience. Ang devotion po kasi ipantulong yan eh, sa pagkapalago ng buhay spiritual. Kung walang devotion ng tao, maaring madali tayong matangay sa mga bagay, lalo na sa problema, madali tayong bibitaw. Pero kung may devotion, yan po yung nagpapatibay.